sa bunwagang pambalitaan ng UNTV, si Kuya Daniel Razon, si Angela Lagunzad, at si Monica Veralio. Magandang hapon, Pilipinas, at sa buong mundo, ito ang balita. Mga miyembro ng prosecution team na nag-dismiss sa kaso ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, Peter Lim at iba pang sangkot sa kalakaran ng ilegal na droga sa bansa, handang humarap sa imbestigasyon ng NBI. Pagbitiw ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court, dapat isisi kay ICC Prosecutor Fatou Bensouda ayon sa Malacanang. Reklamong paglabag sa election law kaugnay ng inilabas na pondo para sa dengue immunization program ng pamahalaan, walang basehan at harassment lamang ayon kay dating Pangulong Benigno Aquino III. Kredibilidad na Malacanang witness laban sa umano'y anomalya sa MRT, kinwestiyon ni dating MRT General Manager Al Vitangcol. Underwater features ng Philippine rice target na mapangalanan ng government agencies ngayong taon. Mga truckers, hindi mo nabibiyahe simula ngayong Abril dahil sa congestion ng mga empty containers sa Manila port area. Una sa ating mga balita, iginiit ni dating Pangulong Benigno Aquino III na walang basehan at harassment lamang ang reklamong paglabag sa election law na isinampan ng Volunteers Against Crime and Corruption kaugnay ng inilabas na pondo para sa dengue immunization program ng pamahalaan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sinagot na ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang reklamong paglabag sa election law na isinampan ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban sa kanya at kinadating Health Secretary Janet Garin at dating Budget Secretary Boots Abad. Inaakusahan ang tatlo ng electioneering dahil sa implementasyon ng controversial na dengue immunization program ng nakaraang administrasyon. Pero ayon sa dating Pangulo, wala silang nilabag na batas nang aprubahan ang release ng 3.5 billion pesos na pondo sa pagbili ng Dengvaxia. Malinaw niya sa records na March 9, 2016 pinirmahan ang purchase order habang March 25, 2016 naman nagsimula ang election ban. Wala po akong ginawang mali. Ang reklamo ito nagmumula po sa katang-isip at maling layunin. Sabi naman ni Garin, mismong ang COMELEC ang nagsabi noon na hindi sakop ng election ban ang dengue vaccination program. And we were told that for immunization, no exemption was needed because it's not covered. Ayon pa sa dating Pangulo, walang napaborang kandidato sa implementasyon ng programa. Minaliit din ito ang pagpuna ng VACC pati sa pagsusuot ng dilaw na damit. Klaro namang harassment lang po ang punto. Tama marahil ang sinasabi ng ilan na di katarungan ang layunin dito kundi ang magpapansin para ma-appoint yata sa mga pwesto. Pero ayon sa abogado ng VACC, alam naman ang publiko na nakadikit na sa Liberal Party ang kulay dilaw. What a great timing naman, di ba? Campaign period, nagsusot sila ng yelo tapos in-implement nila yung anti-dengue program using Dengvaxia and then ni-railroad nila masyadong very fast yung procurement, yung implementasyon. Naghay na ng kontra sa laysay si Aquino sa COMELEC Law Department kanina. Pero pinasasagot pa dito ang mga complainant bago magpasya ang COMELEC kung dapat nga bang makasuhan ang dating Pangulo dahil sa pagbili ng Dengvaxia. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Muling nagbabala si Health Secretary Francisco Duque III na ipasasara ang mga opisyal o ospital na tatanggi sa mga pasyente, lalo na ang mga nabakunahan ng Dengvaxia. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pabawiin ng PhilHealth Accreditation o kakanselahin ang lisensya. Ito ang gagawin ng Department of Health sa mga ospital ng gobyerno na tatanggi sa mga emergency cases, lalo na ang mga nabakunahan ng Dengvaxia. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, obligado ang mga ospital ng gobyerno na maglagay ng dengue o Dengvaxia fast lane. Kung ang inyo pong mga tanggapan ay punong-puno ng pasyente, it still does not exempt you from giving emergency care. Nag-ikot ang kalihim kaninang umaga sa San Lorenzo Ruiz Women's Hospital sa Malabon at sa Navota City Hospital. Ayon kay Duque, sa ngayon ay tuloy pa rin ang investigasyon
ng mga eksperto mula sa UPPGH sa mga batang iniuugnay ang kamatayan sa dengvaxia. Sa 14 na nasuri, 3 ay ang posibleng konektado sa pagkakabakuna ang pagkasawi. They died of dengue shock syndrome and their theory is it could be because of vaccine failure or the phenomenon of antibody-dependent enhancement. Okay. Samantala, ayon kay Duque, igagalang naman nila ang magiging resulta ng investigasyon ng Senado sa dengvaxia controversy. Senator Gordon is a top-notch lawyer. So I would want to respect whatever is the outcome of the investigation that was conducted. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Philippines. Handang humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga miyembro ng prosecution team na nag-dismiss sa kaso ni na Kerwin Espinosa, Peter Lim at iba pang sangkot sa kalakaran ng ilegal na droga sa bansa. Nagpaliwanag din ang mga ito kung bakit sila nagdesisyong i-dismiss ang naturang kaso. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Hindi takot na humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI si Assistant State Prosecutor Aristotel Reyes at State Prosecutor Michael John Humarang. Ito ay kaugnay sa direktiba ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na imbestigahan ang mga prosecutor na nag-dismiss sa drug charges ni na self-confessed drug lord Kerwin Espinosa at iba pang kilalang drug personalities dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon kay Reyes, hearsay ang karamihan sa mga ebidensyang iniharap kaugnay sa umano'y drug deal dahil walang personal knowledge ang testigo. Ipinaliwanag ni Judge Reyes kung bakit humantong sa dismissal ang kanilang desisyon sa kabila ng may witness na ipinresinta ang CIDG laban sa grupo nila Espinosa. Na-overheard lang niya through telephone conversation between Kerwin and the other drug suppliers. Marami din ani ang inconsistency sa pahayag ng witness kaya na-dismiss ang kaso. Wala rin anyang isinumiting ebidensya ang CIDG na pag-amin ni Espinosa sa Senado na isa siyang drug lord. Ang merong ebidensya na pinasok is dinideny ni Kerwin yung mga allegation. So hindi naman kami pwedeng maghanap ng ebidensya para sa CIDG. Kung ang CIDG mismo ayaw isubmit yan, bakit namin kukunin para sa CIDG? Nilinaw rin ni Reyes na hindi nila maaaring turuan ang mga complainant kung mahina ang kanilang kaso. Kami mag-evaluate lang at mag-weigh lang kami ng evidence at ng mga dokumento na isinadmit sa amin. Iginiit rin ni Humarang na walang matibay na ebidensyang ipirinisinta ang CIDG at nagbase lamang umano sa iisang testigo. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Muling iginiit ng Malacanang na nababahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkaka-dismiss sa drug charges nila self-confessed drug dealers Kerwin Espinosa at mga umano'y drug lords na sina Peter Lim, Peter Co at iba pa. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, sa kabila nito nananatili pa rin ang tiwala ng punong ehekutibo kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Gayunman, ayon kay Roque, dapat seryosohin ni Aguirre ang pahayag ng Pangulo na siya ang ipapalit sa kulungan kung makakawala sina Espinosa, Lim at iba pa. Now, whether or not the President really said what I tweeted, he did. Whether or not it should be taken literally by Secretary Aguirre, I will repeat what I have often said. Even if you don't take the President literally, you take him all the time seriously. So I think what the President said is a very clear expression of concern that he will not allow suspected drug lords to go scot-free. Nanindigan ang Malacanang na si International Criminal Court Prosecutor Fato Bensuda ang dapat sisihin kung bakit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court at sa posibleng pagbagsak ng tiwala ng international community sa ICC. Ito ang balita ni Rosalie Cox.
Aminado si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na siya mismo ay nanghihinayang sa ginawang pagbitiw ng Pilipinas sa kasunduan sa International Criminal Court o ICC dahil isa siya sa mga nanindigang itulak na maratipikahan ng Rome Statute sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Subalit sumasang-ayon siya sa naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na mag-withdraw sa kasunduan dahil nagpapagamit umano si ICC Prosecutor Fatou Bensouda bilang political tool laban sa Pilipinas. Malinaw anyang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas o kay Pangulong Duterte dahil umiiral pa naman ang mga hukuman sa bansa. Wrong political move, Madam Prosecutor, and I'm addressing you wherever you are. You just gave countries confirmation on why they should not become a member of the ICC because you have shown that you can exercise your power without accountability. You are to blame if the ICC will become part of history. Dagdag pa ng opisyal, ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ang posibleng maging dahilan ng pagbagsak ng tiwala sa ICC at dahilan para wag nang maengganyong sumapi pa ang ibang bansa. Tandaan niyo po yan, napakalaki po ng epekto ng Pilipinas ay miyembro ng ICC. At napakalaki ng epekto, hindi lang sa Asia, kundi sa ibang mga bansa pa, nitong pag-aalis natin sa ICC. Dagdag pa ng opisyal, malaking deciding factor din sa pagkalas ng bansa sa ICC Treaty ang pahayag ni UN Human Rights Chief Said Raad Al Hussein laban sa Philippine President. With that statement, the President is convinced that there must be some kind of a conspiracy on the part of pressure groups and UN officials, no, to shame him, no. Ayon naman kina Albay Representative Edsel Lagman at Vice President Lenny Robredo, maaring mawala ang tiwala ng international community sa Pilipinas na mariin namang pinabulaanan ng Malacañang. The international community will lose trust in the Philippines because a country which does not honor its commitments cannot deserve the trust of other states. Of the hindi po, ang Amerika hindi miyembro ng ICC, may epekto ba ho yan sa imahe ng Amerika? Wala po. Ang Russia hindi po miyembro ng ICC, may epekto ba ho yan? Ang China, may epekto ba ho yan? Again, there are 198 countries in this planet. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacañang. May sapat umanong basehan upang kasuhan ng inciting to sedition si Senator Antonio Trillanes IV. Sa resolusyon ng Pasay City Prosecutor's Office, nakitaan ng probable cause upang litisin ang senador dahil sa mga naging pahayag nito na nag-uudyok sa publiko na mag-alsa laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Isa na rito ang privileged speech ni Trillanes noong October 3, 2017 kung saan isiniwalat niya ang umano'y bank account si Pangulong Duterte na naglalaman ng 100,000 piso. Matapos ito, inilunsad pa ang isang signature campaign upang mapalitan ng punong ehekutibo na ilabas ang kanyang financial records. Ayon pa sa Pasay City Prosecutor, pinalitaw pa ni Trillanes na may 2,000,000,000 pisong ill-gotten wealth si Duterte upang lumikha ng galit laban sa Pangulo. Target ng Central Mapping Agency ng pamahalaan na mapangalan ang ilang underwater features ng Philippine Rice bago matapos ang taon. Samantala, isang proposed executive order naman ang nakatakdang isumite ng Department of Foreign Affairs sa Pangulo kaugnay sa mga magiging polisiya pagdating sa pagsasaliksik na ibang bansa sa mga karagatan ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Wala pa rin pinapayagan ng Department of Foreign Affairs na magsagawa ng anumang marine scientific research hindi lamang sa Philippine Rice kundi maging sa ibang bahagi ng bansa. Ito ay habang pinag-aaralan pa ng ahensya ang proseso sa pag-aproba ng mga aplikasyon ng ibang mga bansa para sa scientific research. Bago matapos ang Marso, isusumite rin ng DFA ang isang panukalang executive order kay Pangulo Duterte kaugnay ng polisiya sa pagsasagawa ng ibang bansa ng pagsasaliksik sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa DFA, nagaan na rin sila ng pagtutol sa ginawang pagpapangalan ng China sa underwater features ng Philippine Rice noong Pebrero sa International Hydrographic Organization Subcommittee on Undersea Features Names. We have already conveyed to SCAFIN through our embassy in Paris our objection and non-recognition of the names. Ngunit para sa ilang eksperto, tila huli na ang bansa para gawin ito.
The question po talaga is, which name came first? That's number one. That's really number one. Which name came first, and by which name was it already well known? Wala naman nakikitang problema dito ang ilang mambabatas kung ang pag-uusapan ay ang claim ng Pilipinas sa Benham Rice. Pagdating sa soberenya, walang nakikitang problema na ito ay pinangalanan sa ibang pangalan, no? Minamadali na rin anya ang hakbang upang mabigyan ng pangalan ng limang underwater features sa Philippine Rice na una ng pinangalanan ng China. Sabi natin, i-recommend sa presidente na palitan kaagad yung five underwater features. Pero yung sa IHO, that will take time. And ang timetable na tinitignan ng NAMRIA is September. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Bagong achievement na naman na nakuha ng mga estudyante ng La Verdad Christian School sa pamamagitan ng kanilang school publication. Ito ang balita ni Leslie Lumbowe. Muling kinilala ang husay ng ilang mga estudyante ng La Verdad Christian School sa larangan ng pamamahayag. Kahapon sa isinagawang Manila Times Campus Press Awards ay napili ang entry ng La Verdad bilang best editorial cartoon sa high school level sa kanilang English campus paper na The Torch. Pakasaya po na yung pinagtrabahuan po namin as a team, nagbunga po ng maganda. Nagpapasalamat po kami sa Diyos kasi ginabayan niya po kami sa pagpuproduce ng paper na 'to. Inilarawan sa editorial entry ang paglaban sa fake news maging sa level ng campus journalism. Yung social media po kasi in demand po talaga sa mga kabataan. Mahalaga po na maging aware yung mga kabataan po tulad namin tungkol sa fake news para po hindi mapeke or yun sa mga sitwasyon na pwede pong ikapahamak nila. But this is an important milestone because more than ever we think that our society needs good journalists in the area of fake news and misleading information. Malaki naman ang pasasalamat ng mga Laverdayan sa kanilang paaralan na humubog sa kanilang kakayahan. Nagpapasalamat po kami sa Laverdad kasi binigyan niya po kami ng opportunity to showcase yung skills po namin nito. Then yung patuloy po na pag-support ng school para magawa po namin yung mga bagay na yung mga bagay na to. So, nagpapasalamat din po ako kina Brad Ellie tsaka po kay Kuya Daniel. Kasi po sila po yung sumusuporta sa amin sa pag-aaral, yung pagbibigay po ng libreng edukasyon. Ang La Verdad Christian School ay tinatangi na Brother Ellie Soriano at Kuya Daniel Razon na naglalayong matulungan ang mga kabataang nangangailangan sa pamamagitan ng libreng edukasyon. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Pulis na napatay sa drug operation sa North Sagaray, Bulacan. Inilibing na. Hiling ng Mias Corps na mapalawig ang kanilang handling services sa Ninoy Aquino International Airport, hindi na pinagbigyan ng Malacanang. Metro Manila Muslim Community for Peace and Justice, suportado ang ginagawang monitoring ng NCRPO sa 70 Muslim area sa Metro Manila. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang biktima ng vehicular accident sa Cagayan de Oro City kagabi. Nirespondehan din ng UNTV Rescue ang banggaan ng jeep at kotse sa Quirino Highway, Quezon City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakahiga pa sa kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima ng banggaan ng kotse at jeep sa May Quirino Highway pasado alas 5 kaninang madaling araw. Tinulungan ng UNTV Rescue ang isa sa mga biktima na kinilalang si Monalyn Melocoton, habang ang DPOS at BFP Rescue naman ang tumulong sa ibang mga sugatan. Idinadaing ni Melocoton ang pananakit ng tiyan at balakang. Posible rin itong nagtamo ng bali sa kanang paa.
Agad nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang biktima bago ito dinala sa Quezon City General Hospital. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad kung sinong may kasalanan sa insidente. Samantala, sugatan naman sa iba't ibang bahagi ng katawan sina Rene Sia at Miguelito Basikulan matapos mabangga ng isang SUV ang kanilang sinasakyang tricab sa Baloy Tablon, Cagayan de Oro City kagabi. Ayon sa driver ng tricab na si Basikulan, pa-U-turn na sana sila nang mahagip ng dumadaang sasakyan. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong mga sugat sa ulo, kamay at paa ng mga biktima bago dinala sa Northern Mindanao Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Inilibing na kanina ang pulis na napatay sa isang drug operation sa Norsagalay, Bulacan noong Linggo. Nagpaalala naman ang hepe ng pambansang pulisya sa kanyang mga tauhan na maging maingat, lalo na kapag sumasabak sa mga operasyon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Dumagsang mga nakipaglibing kay SPO1 Ronaldo Legazpi sa Garden Peace Cemetery sa Santa Maria, Bulacan kanina. Si Legazpi ang intelligence chief ng Norsagaray PNP na nasawi sa Baybas operation noong Linggo matapos makainkwentro ang notorious criminal na si Rolando Padura alias JR. Bukod sa mga kaanak, nakiramay din ang kanyang mga kaibigan at kapwa pulis sa pangunguna ng hepe ng Norsagaray PNP. Ginawaran din ito ng gun salute bilang pagkilala sa kanyang ginawang kabayanihan para sa bayan. Nagpasalamat naman ang asawa nito kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa pagbisita at tulong na inabot sa kanila. Po, maraming salamat po sa lahat po ng dumamay sa aming pamilya, lalo na po sa ating Pangulong Duterte at kay Chief Bato sa kanilang pagpunta sa aming tahanan. Ikinarangal din ito ang nagawa ni Legazpi sa loob ng 21 taong panunungkulan. Bukod sa naging mabuting asawa at ama sa tatlong anak, naging tapat din ito bilang isang alagad ng batas. Ang pinakamagandang alaala na iniwan sa akin ng aking asawa ay ang karangalang ibinigay niya sa aming pamilya at gayon din sa ating bayan. Siya action man, hindi siya more than words. Lahat, nakita ko ang dedikasyon niya sa kanyang sinumpang tungkulin. Samantala, dahil sa sinapit ni Legazpi, nagpaalala naman si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa kanyang mga tauhan na maging handa lalo na kapag sumasabak sa mga operasyon. As I have said, kung kayo ay makainkwentro ng mga lumalaban ng mga drug poser, mas mabuti yung poser ang namatay at kayo ay buhay kaysa kayo ang patay. Ayaw kung kayo ang mamatay, dapat buhay kayo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Simula naman sa Abril ay hindi muna bibiyahe ang mga truckers dahil sa congestion ng empty containers sa Manila ports. Matagal nang idinadaing ng mga ito ang problema. Subalit hindi pa rin naaaksyunan hanggang ngayon. Ito ang balita ni Monhok Song. Mahigit 60,000 pesos ang nalulugi kay Mang Abraham sa isang linggo dahil sa congestion ng mga empty containers sa port area. Hindi niya magamit ang kanyang truck dahil hindi siya makapagkarga ng bagong delivery. Inaabot anya ng 5 araw bago kunin muli ng mga shipping companies ang mga empty container mula sa mga trucker. Ang libo-libong empty containers na sana ikinukuha ng mga foreign shipping companies pabalik sa kanilang bansa, dito itinatambak sa Pilipinas. Mas mura daw kasi ang renta dito kumpara sa ibang bansa. Kaya ang resulta, congestion ng mga empty containers sa mga pantalan. Naging ningas kogon lang to. Hindi sumusunod itong mga foreign shipping lines na ibalik nila mga empty containers sa ibang bansa. Upang mapuwersa ang mga shipping companies na iuwi sa kanilang bansa ang mga empty container, magsasagawa ng tigil pasada ang mga truckers simula Abril. Mahigit 3,000 mga truck ang hindi tatanggap ng delivery sa mga international shipping companies. Ay nasa kanila na po yung kung sinong pipiliin ng mga importer or broker. Basta't kami po, binigyan po namin ng mahigit 10 buwan ang mga importer broker na itong mga shipping line nito na hindi po kami hatak effective April 1. Sa isang imbakan ng container van sa Navotas, ang dapat na 5 patong lamang umaabot na sa 7 patong. Delikado ito hindi lamang para sa mga trabahador, kundi maging sa mga nakatira malapit sa lugar. Dumulog ang grupo ng mga truckers sa Bureau of Customs upang humingi ng tulong.
Naglabas naman agad ang BOC ng Customs Administrative Order upang pagmultahin ang mga shipping companies na ayaw iuwi ang kanilang mga container. Subalit hanggang ngayon ay wala pang tumutugon dito. Nag-aalala naman ang mga supermarket owners na umaasa ng delivery sa mga truckers. Ang epekto nito, tataas rin ang presyo ng ilang bilihin, kagaya nung nagkaroon ng port congestion. Magkakaproblema tayo sa supply niyan, that's for sure. Diba? Siguradong magkakaipitan tayo niyan. Raw materials, finished goods. Hanggat hindi daw inuuwi ng mga shipping company sa mga sobrang container, tuloy ang boycott ng mga trucker. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Manila. Kinwestiyon ni dating MRT General Manager Alvin Angkol ang kredibilidad ng mga witness na hawak ng Malacanang kaugnay sa umano'y mga anomalya sa MRT. Handa namang makipagtulungan si Vitangkol sa Malacanang kaugnay sa investigasyon sa mga nangyayaring korupsyon sa naturang mass transport system. Ito ang balita ni Grace Castle. Who are these two people? Okay? And kung ma-identify ito, ano ang agenda nila? And number three, totoo ba itong mga ito? Nais matiyak ni dating MRT General Manager Alvin Angkol ang kredibilidad ng mga whistleblower na hawak ng Malacanang kaugnay sa umano'y mga maanumalyang transaksyon sa MRT. Duda kasi si Angkol nang malaman niya kung saang grupo ito galing. Yung Pangasinan ng grupo na yan, umalingasaw yung pangalan na yan noong pang 2013. Ito pong questionableng kontrata ng Busan, no? Yung Busan Universal Rail Incorporated o Buri, ano na ito 2016. So, bakit ikinokonek yun? So, parang ang tingin ko dyan, siguro para sabihin, dito yan Hindi ito sa panibago. Pero sagot ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, paano niya alam? Hindi naman niya alam kung sino yung mga whistleblowers ko. Hindi ko nga siya nakakausap . Samantala, handa naman daw makipagtulungan sa Malacanang si Vitangkol at ibigay ang mga ebidensya at dokumentong kanyang hawak na magpapatunay sa mga korupsyong nangyari sa MRT sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Bibigay ko sa kanya freely at sasabihin ko ito ay nailabas na dati pa and you can give it a second look and probably during this administration ay titingnan nila at bubusisiin nila at titingnan nila ito ba ay tama o mali. Grace Cassid, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi pumayag si Pangulong Rodrigo Duterte sa hiling ng may 4,000 empleyado ng Mias Corp na mapalawig pa ang handling services contract ng naturang kumpanya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Dahil dito, problemado ngayon ang mga maapektuhang tauhan ng Mias Corp kung saan sila kukuha ng ipangtutustos sa kanilang pamilya. Ito ang balita ni Joan Nano. Masakit po sa kalubang ko na ako'y mawala ng hanap buhay dahil lamang sa kasalanan ng ilan naming kasama. Ganito na lamang ang hinagpis ni Mang Ernesto Alarcon matapos na hindi pabura ni Pangulong Rodrigo Duterte na ma-renew ang handling services contract ng Mias Corp sa Ninoy Aquino International Airport. Una nang iniutos ni Pangulong Duterte ang termination ng serbisyo ng Mias Corp matapos ang nangyaring pagnanakaw ng 6 na empleyado nito sa bagahe ng mga OFW sa Clark International Airport. 21 taon ang nagtatrabaho bilang tagabuhat at tagatulak ng container ng mga bagahe si Mang Ernesto at wala siyang anumang masamang record sa kumpanya. Bukod sa kanyang trabaho sa Mias Corp, sumasideline din ito ng pangangalakal upang maidagdag sa pangangailangan ng kanyang pamilya, pagpapaaral sa mga anak at pang-upa sa bahay. Hanggang April 21 na lamang maaaring mag-operate ang Mias Corp. Kaya naman problemado ngayon si Mang Ernesto kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Maawa po kayo sa amin. Sa pamilya namin, hindi po namin matatanggap na matulad yung mga anak namin sa ibang bata na gagala-gala sa kalsada, matutong magbisyo dahil walang maipakain ng mga magulang. Magiging sakit ng gobyerno, ito pa po ba ang gusto ninyong mangyari sa mga pamilya namin? Kanina sinamahan ng news team si Mang Ernesto pauwi sa kanilang bahay at dito na niya ipinagtapat sa kanyang asawa ang malungkot na balita.
basta yung naging decision ng Malacanang. Wala na raw pila. Pero naman na ako, ha? Bahala na. Basta, pagtulungan na lang natin. Sa pahayag na inilabas ni Presidential Spokesperson Harry Roque, kinumpirma nito na hindi na pumayag ang Pangulo na palawigin pa ang kontrata ng Mias Corp. Hindi na aniya magbabago pa ang desisyon ng Pangulo sa kabila ng pakiusap ng 4,000 mga empleyado na sinasabing mawawalan ng trabaho dahil dito. Nangako naman ang Malacanang na ia-absorb ng iba pang ground handling company sa NAIA ang mga kwalipikadong empleyado. Subalit nangangamba pa rin si Mang Ernesto na posibleng hindi na siya matanggap pa sa ibang kumpanya, lalo't 53 anyos na ito at magre-retiro na rin sa loob ng susunod na 7 taon. Joan Ano, UNTV News and Rescue, Paranaque City. Sinampahan na ng reklamo ng buko vendor na si Romnick Relos ang 3 tauha ng MMDA na nambugbog sa kanya. Nakatakda namang dalhin sa Masbate si Relos at ang dalawa niyang kapatid dahil naman sa kinakaharap na kasong murder. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Nasa kustudiya pa rin ng Criminal Investigation and Detection Group Detective Special Operations Unit ang buko vendor na si Romnick Relos at ang dalawang kapatid nito. Pero ayon kay CIDG DSOU Chief Police Superintendent Richard Verceles, anumang oras ay maaari na nilang ibalik sa Masbate ang murder suspect. The procedure is we will be returning him to the court concerned, but we are not still sure kung kailan po, ma'am, due to yung kinikonsider po natin yung mga security situations. So, ang magkakapatid na Relos ay kailangang ibalik sa korte sa Masbate dahil sa kinakaharap na kasong murder matapos na pagtatagain hanggang sa mamatay ang kapitbahay na si Juni Olete noong 2007. Pero ayon kay Verceles, nakapagsampa na rin ng reklamo si Relos laban sa 3 tauhan ng MMDA na nambugbog sa kanya. Kasong physical injuries at threat ang inihain ng buko vendor laban kina Victor Jimenez, Jonathan Prebente at Leonard Mojica. Nauna nang sinuspende ng MMDA ang mga tauhan nito na nanakit kay Relos. The case is docketed under, na-file po sa Pasay City Prosecutor's Office under case number XV-13-INV-18-00436 po. He was assisted by a lawyer from the Public Attorney's Office. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Rame. Sang-ayon ng Muslim community sa ginagawang monitoring ng National Capital Region sa mga Muslim areas sa Metro Manila, kaisaan niya sila ng pulisya para sa kaligtasan ng lahat. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Suportado ng Muslim community sa Metro Manila ang ginagawang monitoring ng Philippine National Police sa kanilang mga nasasakupan. Kaugnay ito ng ginagawang hakbang ng PNP upang labanan ang anumang banta ng terorismo at matiyak na walang nagtatagong mga terorista sa mga Muslim community. Lalo na't may mga nakatakas na terorista noong kasagsagan ng bakbakan sa Marawi City. Nagbibigay kami ng mga names ng mga bago sa community. Pinalilista ko yung mga names ng mga nasa negosyante sa mga malls, Green Hills, kung saan man in Quiapo para madetermina namin yung mga bago, sino yung mga bago at sino yung mga talagang bagong muka. Ayon kay Dato Bashir Bong Alonto, chairman ng Metro Manila Muslim Community for Peace and Justice, nasa 600 bagong mukha sa ngayon ang nasa Muslim communities sa National Capital Region. Subalit, wala naman ani ang plano ang mga itong manggulo, kundi nakisilong lamang sa mga kaanak matapos na mawala ng tirahan sa Marawi City. Samantala, sinabi ni Alonto na magsusumiti sila ng sulat kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa at NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde upang tulungan sila para ibalik ang pagkakaroon ng Council of Elders Advisor sa bawat Muslim community. Ito aniya ang mananagot sakaling may nakalusot na terorista sa kanilang lugar. Every 15 days, mayroon kaming ugnayan kasamang kapulisan, Muslim community, and din local and din barangay. Sa ganitong paraan aniya ay regular nilang mamomonitor ang galaw ng Muslim communities sa Metro Manila.
Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Krame. Patay ang isang hinihinalang drug pusher sa Quezon City matapos manlaban sa mga pulis na nagsagawa ng by-bust operation. Samantala, arestado naman ang isang barangay kagawad sa Maynila dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Ito ang balita ni Victor Cosare. Dead on the spot si Abdul Daimon alias Rudy matapos manlaban umano sa mga tauhan ng Batasan Police Station na nagsagawa ng by-bust operation sa barangay Payatas kagabi. Sugatan naman ang kasama nito na si Xander De La Cruz na agad isinugod sa pagamutan. Arestado naman ang dalawa pang kasama ni Daimon na sina Michael Adipin at Rizen Sobrepeña na naaktuhang gumagamit ng droga. Ayon kay Police Superintendent Rosel Cejas ng QCPD Station 6, kinilang tulak ng ilegal na droga si Daimon. Sinasabi ng ating mga informant na patuloy yung paggamit ng droga dito sa area na yan. At yun nga, yung drug din, nakita nyo, napakasikip naman. Nagkakasya sila doon. Na-recover sa mga suspect ang isang shotgun, isang kalibre 38 na baril at 15 sachet ng hinihinalang shabu. Arestado naman ang kagawad ng barangay 852 sa Maynila na si Roland Falasis dahil sa pagtutulak ng ilegal na droga. Nakuha kay Falasis ang 2 sachet ng hinihinalang shabu at ang by-bust money. Arestado rin ang isang Jennifer Garilaw, subalit nakatakas naman ang live-in partner ni Falasis na nakilala lamang sa tawag na Carol. Nakakalungkot naman po isipin, isa pong kagawad na dapat po'y katulong po natin ng kapulisan. Arestado rin ang 4 na kalalakihan sa by-bust operation ng Quezon City Police sa number 52 Bagong Buhay Street, Barangay San Isidro kahapon. Kinilala ang mga naaresto na sina Aisley Obalde alias Chokoy, Inigo Miguel Gonzalez, Marun Masarap at Christos Kabibi. Ayon kay Superintendent Igmideo Bernaldez ng QCPD Station 11, 2 linggo nilang minanmanan ang mga suspect at karamihan sa mga customer nito ay mga estudyante. AOR nila dito nga sa Barangay San Isidro and then nearby barangays at hindi lang sa Quezon City, tawid na namin yung Manila. So nakuha sa mga suspect ang 27 rolyo ng marijuana na nagkakahalaga ng 180,000 pesos. Aminado naman ang mga ito na gumagamit at nagbebenta sila ng ilegal na droga. Smoke lang. Pero nagbebenta ka? Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Naaresto ng mga tauhan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang 4 na passport fixer at 2 illegal recruiter sa magkakahiwalay na operasyon sa Pasay at Parañaque City nitong Lunes. Nahuli ang mga suspects sa DFA Asyana na illegal na nagbebenta ng passport appointment slots sa halagang 2,500 hanggang 6,000 pesos. Isang tip mula sa nabiktima ng mga suspect ang naging daan para mahuli ang mga ito. Samantala, huli rin sina Ani Malyada Bermejo at Jonas Rivera na sangkot sa di umano'y large-scale illegal recruitment. 7 golf workers sa North Carolina sa Amerika ang hininga ng 2 na 150,000 pesos na bayad para maiproseso ang kanilang working visa. Hindi rehistrado sa POEA bilang recruiters ang 2. Tatlong libo, 34 na araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang Malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen at sa tila madilim na hinaharap ng kaso. Hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga residente ng isang subdivision sa Baliwag, Bulacan, idinaraing ang baha sa kanilang lugar kahit tag-araw. Container vans na ginawang detention facilities, binuksan ngayong araw sa Angeles City, Pampanga.
Mahigit 40 bird species mula sa iba't ibang bansa makikita sa isang sanctuary sa Zamboanga City. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, aminado ang mga opisyal ng Facebook na mahirap resolbahin ang issue ng pagkalat ng fake news sa internet. Ito ang lumabas sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Information and Mass Media hinggil sa paglaganap ng mga maling impormasyon sa social media. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hamon pa rin sa bansa kung paano mapipigilan o mapapanagot ang sinuman na nagpapakalat ng fake news, lalo na sa iba't ibang social media platform. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, bilang international law expert, lalabag na sa freedom of expression sakaling gumawa na ng batas laban sa fake news. The true test for truth is the power of an idea to be accepted in the free marketplace of ideas. The assumption being people can discern the truth from what is false. Para sa mga opisyal ng Facebook, isa ito sa pinakamahirap na issue na mahirap nilang ma-resolve sa kabila ng kanilang hakbang upang matanggal ang mga peking accounts. There is no silver bullet. There is no one solution that will fix this problem. It is multifaceted. Ilan sa pinag-aaralang rekomendasyon naman ni Senate Committee on Public Information and Mass Media Chairperson Grace Poe ay kung papaano higit na mapapanagot ang mga kawani o opisyal ng pamahalaan na nagpapakalat ng fake news. Pero kung ang pagre-report ng isang balita ay para manling lang o talagang merong mali siya sa pangluloko, yun siguro ang pwede nating basihan na masabi talaga na merong responsibilidad kung sino man ang naglahad niya. Dagdag ng senador, may mga umiiral na batas naman sa kasalukuyan na maaaring maging basihan upang masampahan ng kasong kriminal ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon upang siraan ng isang tao. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kinumpirma ng Malacanang na immediately executory o agaran na ipinatutupad ang pagpapasara sa mga ilegal na istruktura sa Boracay Island. Ito ang tugon ng Malacanang sa tanong ng West Cove Resort Hotel kung maapektuhan ba ng nakabimbing apela nila sa Office of the President sa kanselasyon ng Forest Land Use Agreement for Tourism Purposes sa kanilang permit ang direktiba ni Pangulong Duterte na i-rehabilitate ang isla. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, hindi magdadalawang isip ang punong ehekutibo na magpadala ng puwersa ng Philippine Marines para ipatupad ang demolition sa mga illegal structures. I hope not, because a decision that they are in breach of environmental laws, as far as I know, is immediately executory. No? So, and I think the DILG and DNR have said that they will demolish West Cove. The last that I heard is that the local government may even ask the president for assistance to call in the Marines if need be. No? So when I heard that report, I told them, send the letter, because I'm sure the president will not hesitate to send in the Marines and even use dynamites to blow up that illegal structure there. Ere-rekomenda naman ni Environment Secretary Roy Simatu kay Pangulong Duterte ang pagpapasara ng Boracay sa loob ng isang taon. Ito ay upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga ahensya ng pamahalaan na maibalik sa dati ang kagandahan ng isla. Ilan sa mga hakbang na ipatutupad ng pamahalaan sa isang taon na closure ang pag-upgrade ng sewerage system at pag-aayos ng mga sewer lines ng mga establishmento. Kabilang din dito ang paglalagay ng solid waste management facilities, pagtanggal ng mga illegal structures sa forest at wetlands at pagpapalawak sa mga daanan. Matapos ang ilang buwang pagmamonitor ng DENR sa isla, napag-alaman nito na maraming illegal na istruktura at encroachment o pagpasok na walang pahintulot sa mga lugar na hindi dati inuukupahan sa isla. Mataas din ang coliform concentration sa Bulabog Beach. Walang maayos sa sewerage system at solid waste disposal. Magandang gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
Nakahanda na ang iba't ibang security force sa Davao City para sa pagdiriwang ng araw ng Davao bukas. Nanawagan naman si Mayor Sara Duterte Carpio sa mga bibisita sa lungsod na sundin ang mga ipinatutupad na regulasyon sa syudad. Ito ang balita ni Marisol Muntad. Salig ang Davao City Police Office nga walay angay nga ikabalaka ang mga Davaoenyo sa pagsaulog sa ika-81 nga araw ng Davao Ugma. Sumala ka DCPO spokesperson Senior Inspector Maria Teresa Gaspar. Andam sila nga maghatag og seguridad sa mga makighiusa sa pagsaulog. We are very much ready, no? Maximum deployment of personnel, 95% of our personnel na sa kadalanan. Kauban sa mga magbantay og seguridad kay ang SWAT, Police Auxiliary, Traffic Group, Tourist Police, Civilian Volunteers og uban pang security group. Katimbayayong usaban Task Force Davao na maong nagapatuman og checkpoint sa mga entry og exit points og ang ginahimong 24/7 mobile checkpoint sa mga pulis sa syudad. Hugot sab gabantayan sa mga otoridad ang mga ruta nga agian sa parada. Samtang kapinsyento sententa mil nga mga turista ang ginalaumang mubisita sa araw ng Davao. Maong nagpahinumdum si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa mga muadto sa syudad. All our guests, foreigner guests here in Davao City, and like to remind them to be respectful of Filipinos and follow our ordinances and Philippine laws. Ang araw ng Davao kay ginasaulog kada ika-16 sa Marso para ipakita ang adunahan nga kultura sa syudad. Marisol Montaño, UNZB News and Rescue, Davao City. Binuksan na ng Angeles City District Jail ang mga container na ginawang detention facilities upang makabawas sa siksikan ng mga preso sa loob ng kulungan. Balak naman ng National Capital Region Police Office na gayahin ang proyekto bilang solusyon sa siksikang mga kulungan sa Metro Manila. Ito ang balita ni Leslie Wider. Isang Angeles City District Jail sa pinakamalaking kulungan na syudad. Nasa 200 preso lang ang dapat nakakulong dito, ngunit sa kasalukuyan ay umaabot ang populasyon nito sa mahigit 2,800. Sige, tapos ano pa, yung ventilation ng hangin, medyo kulob. Bilang solusyon, 16 na container ang ginawang kulungan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Bawat container van ay pwedeng maglaman ng 10 3-deck beds. This is a very big help in decongesting our inmates. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 4 na selda dito na naglalaman ng 558 inmates. 25% ang naibawas nito sa congestion sa district jail. Umpisa lang pa ito at we will definitely improve a lot. Nagkakahalaga lamang ng 5 milyong piso ang kulungan na gawa sa container. Mas mura kung ikukumpara sa concrete jail facility na inaabot ng 10 milyong piso. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, plano rin nilang i-adapt ang proyektong ito sa Maynila upang kahit papaano ay makabawas sa congestion sa kulungan. Given na napakaliit ng aming land area at wala ka nang makitang mga lupa doon na pwedeng pagtayuan ng mga detention cells. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Angeles City, Pampanga. Idinaraing ng mga residente sa isang subdivision sa Baliwag, Bulacan ang pagbaha sa kanilang lugar kahit tag-araw. Samantala, mahigit 17,000 aso at pusa sa Lipa City, Batangas, target na mabakunahan ng anti-rabies ngayong taon. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Pinangangambahan ng mga residente ng Villa Cecilia Subdivision sa Barangay Santo Cristo, Baliwag, Bulacan, ang posibleng pagkakaroon ng sakit dulot ng hindi nawawalang baha sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, tumataas ng hanggang 2 talampakan ang baha tuwing magpapakawala ng tubig ang National Irrigation Administration para sa mga lupaing sinasaka. Nakiusap din kami sa NIA, talaga naman din pong wala rin magawa ang NIA dahil marami pong magsasaka rin ang nangangailangan ng tubig. So, bukod sa pinapakawalan tubig ng NIA, nakakadagdag pa sa problema ang baradong kanal at kawalan disiplina ng ilang residente sa pagtatapon ng basura. Samantala, bumuo ng Technical Working Group ang pamahalaang bayan ng Baliwag upang solusyunan ito. Siyempre sa development ng isang bayan, hindi may iwasan, ay natakpan yung ibang mga drainage. So yun yung inaayos na. Sa Batangas,
nakatakdang bakuna ng Lipa City Veterinary Office ang nasa 17,000 mga aso at pusa sa lungsod ng Lipa ngayong taon. Ayon sa City Veterinary Office, ginagawa nila ang libreng vaccination taon-taon sa mga barangay upang maiwasan ang pagkalat ng rabies. Kasi ang rabies is a highly fatal disease, so once natin namaan ang simptomas ng rabies ang aso at maging sa tao, 100% mamamatay yan. So hindi siya birong sakit. Sa ngayon ay wala pang naitatalang kasong rabies ang Lipa City Veterinary Office. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Deb Riveral. Magandang gabi. Sa mga mahilig mag-bird watching, ating silipin ang isang lugar sa Zamboanga City kung saan makikita ang iba't ibang migratory birds. Ito ang balita ni Dante Amento. Isang kakaibang bird sanctuary ang matatagpuan sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga City. Dahil ang mga migratory birds hindi sa mga gubat makikita kundi sa loob ng isang campus. Taong 2013, nang mapansin ng mga tauhan ng Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology ang pagdagsa ng mga migratory birds. Dahil sa mga nakapaligid na mangroves, paboritong breeding area ito ng iba't ibang klaseng ibon na galing pa sa ibang bansa. Kabilang sa mga species ng ibon na makikita rito ay ang egret, heron, stelt, sandpiper at marami pang iba na aabot sa 44 na species. Ang ipinagtataka ng DENR, simula nang mag-migrate ang mga ibon sa campus, ay paborito na itong puntahan ng mga ibon. So ang obligasyon natin ng Pilipinas as a signatory to the Ramsar Convention is to situate na yung mga wetland areas, asa sila mag-stopover para mag-rest mukaon, mag-refuel, is na asya permit. Umalis ang mga ito noong kasagsagan ng Zamboanga siege dahil ang lugar kung saan naninirahan ang mga ibon ay naging ground zero noong bakbakan. Ngunit bumalik ang mga ito pagkatapos ng siege. Batay sa ginawang pag-aaral ng paaralan at DENR, nagustuhan ng mga ibon ang lugar at wala silang kakompetensya pagdating sa pagkain. We were quite surprised na bumalik sila. Libre lang manood ng ibon sa lugar mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maganda. Exciting. Hindi, ngayon lang. Kasi ngayon lang kami nakapasok. Upang lalong ma-enjoy ang bird watching, naglagay na ng viewing deck at mga telescope ang pamunuan ng campus. Dinarayo na rin ito ng mga birds enthusiasts mula sa ibang mga bansa ang lugar para pag-aralan ang mga uri ng ibon. Ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli ng ibon at pag-iingay sa lugar na pinamumugaran ng mga ito. Plano ng paaralan na i-develop pa ang lugar para maging isang tourist spot basta hindi lamang gagalawin ang natural na tirahan ng mga ibon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan. Kung paano naman. Bakit ka pa natatawa? Kasi kuya eh. Gusto niyong matryan minsan. Try nyo. Bird watching, sige kuya. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.